tayo ay nangangarap na gumanda ang buhay. Lahat po tayo nangangarap na mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, mabigyan natin ang ating mga anak ng magandang kinabukasan. So, lalo po pag ikaw ay isang magulang. So, sa menu natin ngayon, ito po ay ating himay-himayin or ating tuklasin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin, kung paano natin abutin ang ating mga pangarap. Kasi ang dami pong mga nangangarap pero tinatamad gumawa ng hakbang, tinatamad gumawa ng paraan kung paano ito abutin. At naghihintay lamang, madalas sa atin, naghihintay po tayo na makatsamba po tayo, mananalo sa loto, yung mga ganyan po. So guys, wala pong madali dito sa buhay natin, no? Wala pong madali sa atin dito sa ibabaw ng mundo na ito. Ang importante po sa atin, mayroon po tayong gagawin. Kung ikaw man ngayon ay tinatamad, minsan kasi guys, yung pangarap po natin, ang laki ng ating pangarap. Pero sumabay naman doon yung nakakatamad. Ang sarap matulog maghapon, ang sarap lamang nasa nakaupo lang, nanonood ng social media, nag-open ng mga social media. At hindi natin namalaya, nauubos na pala yung oras natin sa kaka-open sa mga Facebook na wala namang katuturan. Okay lang yun, mag-Facebook tayo, basta kumita po tayo. Diba? So, guys, kailangan po, kung may pangarap po tayo, magiging consistent natin itong gawin. Araw-araw, gumawa po tayo ng hakbang para ito'y matupad natin. At syempre po, number one po sa lahat, ang ating panalangin. Ating hingiin sa ating mahal na Panginoon yung wisdom. Bigyan po tayo ng daan kung paano natin ito matupad, no? Kaya guys, napaka-importante po dito ang ating paniniwala sa ating Panginoon na alam, ibigay natin sa Kanya na ito pong pangarap natin, magiging totoo po ito. Matupad po ito, no? And then, syempre, number one po, yung kung tinatamad ka, kailangan pilitin mo talagang kumilos, guys. Kumilos ka. And then, maghanap ka ng mga, yung mga, mag-research ka kung paano mo gawin at paano, saan ka mag-umpisa, maghanap ka ng mga opportunity. And then, pag nakita mo na yung mga opportunity na yan, yan, mag-action ka kaagad. Kasi guys, ang ating pangarap, magiging pangarap lang, hanggang pangarap lang yan kung wala po tayong gagawing action. Di ba po? So, bakit kaya nakakatamad mag-umpisa? Bakit kaya nakakatamad sumubok? At bakit kaya nakakatamad bumangon sa umaga? At kung ikaw man guys ay may pangarap, kagaya ko, kagaya ng iba, kailangan po gumawa po tayo ng action. Kasi yung pangarap natin, magiging hanggang pangarap lamang yan kung wala po tayong gagawing action. Kasi po, pagsundin po natin ang ating katamaran or takot, no? Magiging ano lang yan, imagination lang yan, hanggang imagination lang yung pangarap mo. At paano mo mabigyan ng magandang kinabukasan kung ikaw ay may pamilya? Paano mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak mo kung wala tayong gagawin na action, wala tayong gagawin na move? So magiging realidad lamang ang ating pangarap kung tayo po ay gumawa ng action. At kung ikaw po ay tinatamad, ayan, huwag mong sundin yung katamaran na yan. Kasi marami po sa atin, ang laki ng pangarap, pero ang sarap kaya matulog sa bahay, no? Maghapon, walang ginagawa, walang action. Kagaya lang yan, guys, sa isang bundok. Kung ikaw po ay gusto mong makarating doon sa tuktok ng bundok na yan, kailangan kang kumilos, kailangan kang humakbang para marating mo yung tuktok na yan. Kasi pag hindi ka humakbang, hindi ka makakarating sa taas, hindi ka makarating sa tuktok ng bundok na gusto mong marating. So, kagaya lang yan sa pangarap. Kailangan, pag ikaw ay may pangarap, gumawa ka ng step, 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 step. Kung na-failure ka, pahinga konti, step again, pahinga konti kung nahirapan, and then step, step, hanggang marating mo yung taas. Kagaya lang yan sa magiging example lamang yung napakataas na hagdanan doon sa Baguio. Kung hindi ka pupunta doon, hindi ka hahakbang para makarating sa taas, hindi mo talaga marating ang iyong pangarap. At guys, another tip, kailangan yung action. Ang action, ayan, magkasabay talaga yung action. At syempre po, kailangan po dasal, no? Dasal. And
Another one, isulat mo ang iyong pangarap sa malinis na papel. And then tuwing umaga po, i-recite mo yan. Pagising mo sa umaga, basahin mo yung pangarap mo na yan. Ayan, balik-balik mo siyang basahin, no? Mag-absorb po yan. And then, another one. Kailangan po, magiging masaliksik po tayo sa mga bagay-bagay sa palibot natin, sa paligid natin. Magiging ano tayo, open tayo sa mga opportunity. Kasi po, once na ikaw ay open-minded sa mga opportunity, ayan, yung daan na yan, paano mo marating yung pangarap mo, marating mo talaga yan. Kung ikaw po ay open sa mga opportunity. Kasi sa panahon natin ngayon, guys, kung hindi po tayo sasabay sa mga digital na tayo ngayon, no? Mostly sa atin, kahit po guys, yung mga pagbibili po ng mga products, kung mayroon kang bibilihin, di ba po, online. Puro online na siya, guys. Kaya kung hindi ka sasabay, maiwan ka talaga. Kaya, again, isulat mo ang iyong pangarap sa isang malinis na papel and din basahin mo siya lahat every morning para magkaroon ka ng lakas ng loob na abutin ang iyong pangarap. At huwag po natin kalimutan, alagaan ang ating sarili. Number one po sa lahat, kumain ng maayos, matulog ng maayos, and then study, learn around you, mag-study, pag-aralan mo yung paano mo abutin ang iyong pangarap. And then, doon mo siya maano guys, maghanap ka ng mga tao na magiging kaagibat mo paano abutin ang pangarap. Kasi marami po tayong makilala kung gustuhin natin po. Doon ka dumikit or doon ka makipag-ugnayan sa mga taong nakita mong nag-success na sila. So, ayun lamang guys sa ating topic ngayon. Ayan, kung paano natin abutin ang ating mga pangarap. Isang maliit na mensahe mula kay Inday at Buhay Probinsya. At alam ko po, magagamit niyo po ito guys. And then, magiging open-minded lamang po tayo. At huwag po natin kalimutan, laging magdasal, laging manalangin, at kailangan, gumawa po tayo ng mga magagandang bagay po. No? Ayan. Positive lamang. Ayan. Nakalimutan ko yung magiging positive. Positive lamang, guys. Kasi once na ikaw ay isang positibong tao, fa-follow na doon yung mga magandang mga opportunity na darating sa iyo. So, ayan, guys. Sana po nakatulong ang ating topic ngayon. Nakakatulong ating video ngayon. Ulitin ko po, huwag niyong kalimutan isulat ang iyong mga pangarap sa isang malinis na papel and then i-recite niyo yan tuwing umaga. Makakatulong po yan, guys. No? Siyempre, sabayan ito ng sipag at tiyaga, dasal ng taimtim. Ayan. So, ayan po guys, sa mga interested po sa aking online negosyo po, mayroon po akong iwan sa inyo na link sa aking Facebook. Iwan ko po iyan dyan sa description and then i-message ninyo ako directly sa aking messenger. And then mag-usap po tayo, turuan ko po kayo kung saan kayo mag-umpisa at kung ano tong sinasabi ko pong negosyo. Guys, magiging open-minded lang po tayo. Kasi once ikaw ay isang open-minded na tao, ayan, maraming mga opportunity na darating sa iyo. Ayan. Ayan guys, maraming salamat po. Huwag po niyong kalimutan. Kung may pangarap ka, i-claim mo na marating yan. I claim it. And then share this video to your family and friends. Subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification. Maraming salamat guys. Bye.